Birthday na mo ni kabayan. Maong bumili kami ng usa ka bandihang kanon at may kauban pang manok nga sinugba nga medyo pagod. At may kasama pang mga sagbot-sagbot na napakasubrang lami naman talaga. At humungit si kabayan na napakadako ang iyang hungit. Tara mga kabayan, ubanan nyo kami sa aming pagbe-break. At hindi natin kalimtan na magpansa out sa para di tamakat sa lari. At sa puntong ito ay nanguna na si kabayan at nagdali-dali na siya sa iyahang pagbaktas kay medyo nagusla na daw siya. At hindi na daw ako maglangan-langan sa aking pagbaktas. At tumabok na kami sa pikas kalsada at nagdali-dali dagandagan si kabayan kay naisakyanan nga padulong. Sa puntong ito, sobrang dali-dali na ng pagbaktas ni kabayan dahil nagugusla na daw siya. Kaya tumabok na naman kami sa pikas kalsada kung saan naadid to ang among adtuan na kananan. At pag-abot namin diri, dali-dali nang nisulod si kabayan. Naguna-una talaga siya at hindi na daw niya mapigilan ang kanyang paggagusla. At sa puntong ito, ay umordin na rin ako ng aming paggaon. At timing kasi wala masyadong tao na kumakain dito. At nag-order ako ng dalawang pikas na manok na sinugba at napakasubrang lamit naman talaga. At wala na ako, hindi na ako nagpalangay-lahay pati haaog nagbayad na dayon ko. At para makakauna kami at dahil nagugusla na rin ako. At umabot na ang aming order na pagkaon na napakasarap naman talaga. At dali-dali nang kinuha ni kabayan ang aming pagkaon na usa ka bandiha. At tuwang-tuwa naman si kabayan dahil makakaon na siya. Napakalamig naman talaga ng aming inorder na pagkaon at may kasama pang mga dahon-dahon at gihiwa-hiwa na sibuyas na bumbay. At dyan ay hinuwat na ni kabayan ang aming pagkain at para makapagkumpisa na daw kami sa aming pagkain. Dahil kanina pa daw siya nagugusla at ngayo na daw pagkaon ang iyang bitok sa tiyan. At naghugas muna kami ng aming mga kamay bago kumain dahil magkinamutra kami sa aming pagkain ngayon. Kasi napakasarap naman talaga ng kumain ng nakakamot. At sa puntong ito ay hindi na talaga mapigilan ni kabayan na magsima-sima na. Tingnan mo, sobrang kaon na ni kabayan. Pinaspasana ni kabayan na maghungit dyan dahil sobrang gusla na daw niya. At humungit na rin ako ng napakalako dahil sa sobrang lamit naman talaga ng aming kinakain. At kumain na rin ako ng sibuyas na napakalamit naman talaga. At kumuha rin ako ng sagbot at sinabsab ko na rin na napakalamit naman talaga sabsabin. At inubob ko na rin itong sili na espada na napakalami at napakasarap naman talaga. At binahugan ko na ng tomato sauce ang aking kanon para malami ug samot ang akong pagkaon. At sigurado ako na mauubos na naman namin ang aming pagkaon karon kay sobrang lamit naman talaga. At marami na namang mga kabayan ang maglalaway na natanaw sa amo ang video karon kay lami kayo ang among ikaon. O gistipot lang mo diha kabayan, relax lang mo, pagtanaw lang mo sa among pagsima-sima nga napakalami naman talaga. At kung umabot kayo sa puntong ito, paki-comment sa baba para malaman namin kung saan kayo at hanggang saan bumabot ang aming mga video. At isa-shoutout ko kayo sa aming susunod na mga videos. At paki-share na rin ang aming mga videos para maraming kabayan ang makakita at maglalaway na naman. Sa puntong ito ay tinilop na ni kabayan ang aming pagkaon dahil napakasarap naman talaga daw. Kaya uubusin niya lahat dahil sayang bihira lang daw siya makakain ng napakalami. Sa puntong ito ay naghinuktok na si kabayan dahil sa sobrang busog na daw siya at butirik na daw ang kanyang tiyan. At nasusulbad na daw ang kanyang pagkagusla. At grabe naman talaga itong si kabayan, may pa-take out pa. Inuwi pa niya ang kanyang prince price dahil hindi daw na niya naubos at para daw may makain siya mamaya pag mabugusla siya. At yun na nga, umalis na kami at bumalik na sa aming trabahoan para mag-duty na ulit dahil lahuma na ang amo ang break na usa ka oras. At hanggang dito lalang muna kabayan. Kita tayo ulit sa susunod naming mga videos. Maraming salamat sa iyong suporta.